Good day po sa ating lahat. Welcome back sa ating discussion on rational functions. This is LBV GMath 1-2.7A. This video and the next will cover the last MELC on rational functions. I am Engineer Peter Benjamin Obiano, your lecturer for this video. Do note that this video is still under rational functions, which is one of the topics under Part 1, Functions and Their Graphs. The last two videos on our series will be about the last MELC on rational functions, which is to solve problems involving rational functions, equations, and inequalities. For this video, our focus will be on solving problems involving rational functions and rational equations. At the end of the video, I hope that we will be able to learn how to solve problems involving rational functions and rational equations. Now, the solution for the problems that we will be solving will involve getting the intercepts and asymptotes. Kaya mas mainam na before watching the video, sana we already know how to get the intercepts and asymptotes of rational functions. Na-discuss natin ang mga ito noong LBV 1-2.6a and LBV 1-2.6c. Sige, let's now go to our first exercise, exercise number 1. The cost C in pesos to remove P% of the salt in a tank of seawater is given by the given equation. C of P is equal to 2000 P divided by 100 minus P, wherein P is greater than or equal to 0 but is less than 100. Now, this is the question. Find the cost of removing 40% of the salt. Now, before solving the problem, una, may gusto lang akong i-emphasize saglit. Minsan, sa mga functions, sa mga given equations, may makikita kang ganito. Minsan, magbibigay sila ng mga restrictions. So, again, sinasabi nito na yung value ng P ay dapat mas mataas o di kaya equal sa 0, pero dapat hindi siya mas mataas or equal sa 100. So, P is greater than or equal to 0 and less than 100. Huwag kayong kabahan if ever man may nakita kayong ganito. Additional information lamang siya about sa ating function. Now, take note na sabi sa given, ang P mo ay percent. Yan, nakalagay naman dito na ang P natin ay percent. So, hindi pwede na yung percent mo negative. Okay? So, that is why ina-emphasize niya dito, no? Na yung percent ay dapat hindi maging negative. Kaya nga dapat hindi ka bababa ng zero. Now, makikita natin sa mismong function naman na may 100 minus P ka sa denominator. Diba? Hindi tayo pwede magkaroon ng division by zero. Kaya yung P, syempre hindi pwedeng maging 100. Kasi kung saktong 100 to, edi 100 minus 100, 0 na yung denominator natin. Kaya nga dapat, hindi ka rin dapat mag-equal sa 100. So again, additional information lang siya ano, about our variables. So kayong kabahan if may nakita kayong ganito. Minsan, additional information lang sila, kagaya dito sa problem na ito. Minsan naman, may mga pagkakataon, may pwede kang makuha dito. But at this instance, pwede actually na wag natin pansinin ito. Ano? Yan. So again, huwag kabahan if nakakakita kayo ng mga restrictions sa ating functions. Okay, sige. So let's now solve our problem. What is the given? So sinabi, yung function representing the cost to remove P% of the salt in a tank. Ito yon, yung C of P. Ito yung function na nagsasabi magkano ang magagastos natin kung gusto mong mag-alis ng P% sa ating tangke. Sinabi din sa given na ang percent of salt na tatanggalin natin ay 40%. So in this case, P is 40. Take note ha, yung P percent na yon. So yung 40
yun na mismo ang value ng P. Baka kasi yung iba sa atin maisip, since 40% daw siya, yung iba baka ang gagawin, imbes na 40, ang gagamitin, 0.4. So, hindi na. Kasi in-emphasize naman dito na P percent. Kung sana wala yung percent na word dito, halimbawa sinabi lang, the cost C in pesos to remove P of the salt, then pwede na i-consider mo na pag sinabing 40%, 0.4 yun. Kaya lang kasi, yun nga, in-specify na na P percent. So, ibig sabihin, yung P, yun na yung in percentage form na. Kaya, 40 na siya. Okay? So, I hope naging malinaw po yun sa atin. Ano ang hinihingi ng tanong? Hinihingi ng tanong, magkano ang ating magagastos if ang gusto mong tanggalin ay 40%. Actually, may mga nasolve na tayong ganito sa mga previous videos natin. Ang gagawin lang naman natin is alamin ano ang cost mo if P is 40. So actually, the solution is just let us substitute 40 sa P. So lahat ng P dito ay gagawin nating 40. Magkakaroon tayo ng ganito. Tapos simplify na lang natin. We will get this one. So if P is 40, we will solve 1,333.33. Again, that is in pesos. So, review lang on how to evaluate functions. Again, hindi ito bago. I believe nakapag-solve tayo ng madaming ganito sa mga previous videos natin. Okay, so puntahan na natin talaga yung medyo bagong application. Ano? If you remember, LBV 1-2.6 focused on getting the asymptotes, getting the intercepts. Tignan natin ngayon paano natin i-incorporate yung concepts na yon in solving worded problems. So in order to address that, let us answer exercise number 2. Suppose that the rabbit population on a farm follows the given equation below, where T is the time in months. So we are given the population of rabbits. So it's 3000 T divided by T plus 1. As the time goes on indefinitely, what can you say about the rabbit population? Now sometimes, ang tanong is, you will analyze a certain function. Hindi yung tipong may pinapasolve. Minsan di naman ganun ang tanong. Minsan, we are just going to give analysis. Now, sa mga pagkakataong ganito na ang tanong is you will analyze and you make a conclusion, minsan mas maganda i-graph natin yung ating function. Okay, so let's graph our function. And yun nga, di ba? Pag mag-graph tayo ng function, kukunin natin yung mga intercepts at kukunin natin yung mga asymptotes. Now, by the way, ano? Medyo diskartehan din natin yung pag-graph para hindi naman sayang yung effort natin. Take note na hindi natin kailangang i-graph yung buong T na magmula negative infinity hanggang positive infinity. So, hindi na. Kahit na ang i-graph natin ay yung T greater than or equal to 0 na lang. So, hindi na natin papansinin yung less than 0 na values ng T. Bakit? Kasi, di ba, ayon sa given, T is time. Siyempre, pag sinabi nating time, hindi naman pwede na negative yung value nun. Kaya, ang i-evaluate lang natin is from T, 0, pataas. Of course, you can analyze it at T less than 0, pababa. Kaya lang parang hindi siya practical kasi yun nga, pinag-uusapan kasi natin, time at population. Anyways, so again, yung process na ginawa natin sa previous videos, let's start by getting the intercepts. So, unahin natin si x-intercept. Paano ulit ko rin si x-intercept, di ba? Gawin mong 0 yung value ng function. So, yung piece of t, yun yung gagawin nating 0 and then solve for t. So, you can cross-multiply and then solve for T. So, maiiwan 0 is equal to 3000 T. Solving for T, the answer is 0. Therefore, the x-intercept is located at 0, 0. Let us also get the y-intercept. So, y-intercept, ano ulit ang gagawin mo naman pag y-intercept, di ba? Ilelet mo yung variable na 0 and then solve for the value of the function.
ang variable natin dito ay t. So, syempre, hindi naman laging x, ano? So, ang variable natin dito ay t. Kaya, if you want to get the y-intercept of the graph later, we will let t to be 0. Okay? So, gawin lang nating 0 lahat ng t. So, magka-count tayo ng ganito. As you can see, you're going to solve, ang lalabas ay 0. Therefore, the y-intercept is located at 0, 0. Next, let's get the asymptotes. Unahin natin si vertical asymptote. Usually, di ba, if naalala nyo ulit yung process natin, para umpisahan ang vertical asymptotes, pwedeng i-factor out mo yung numerator at yung denominator, and then, i-cancel out mo yung mga common factors. Pero, makikita natin sa ngayon na wala namang makakancel out na factors dito. So, in short, dediretso na tayo sa pagkuha ng vertical asymptote. Ano ulit ang vertical asymptote? Paano kunin? Diba? Hahanapin natin yung mga values ng t na magpapa-zero sa denominator natin. So, ang denominator natin ay t plus 1. So, kailan ba magiging 0 ang t plus 1? So, equate lang natin yung t plus 1 sa 0 and then solve for t. Of course, if you do that, pwedeng i-transpose mo na lang yung positive 1. We will get t is negative 1. Therefore, the vertical asymptote is located at t, negative 1. May nasolve tayo, pero ang tanong, practical ba yung value natin? Again, ha, we are just evaluating the function at t greater than or equal to 0. Again, hindi natin kinoconsider yung mga negative values. Since negative value ang nakuha natin para sa vertical asymptote, actually, pwede na natin itong i-disregard kung gusto mo lang naman na maging practical tignan yung ating graph. Pero, kung ang tanong is may asymptote ba tayo, meron, may nasolve tayo. Pero ang tanong, kung magpapakita ka man ng practical na graph, kailangan pa bang isama ito kahit hindi na? Kasi yun nga, dapat ang time ay hindi mag-negative. Okay, let's go to the horizontal asymptote. Diba, ang basihan ng horizontal asymptote ay yung degree ng numerator at ng denominator. Hindi ba ang degree ng 3000 t is 1? This is a first degree polynomial. Yung nasa denominator na t plus 1 is also a first degree polynomial. Parehas yung degree ng numerator at ng denominator. Ano ulit ang gagawin if that's the case? Diba? Gagamitin natin yung mnemonic na it's DC. If the exponents are the same, we will divide the coefficients. Ano ba ang leading coefficient ng numerator? Hindi ba ang leading coefficient ng numerator ay 3,000? Ano naman ang leading coefficient ng denominator? Nandito. So, our leading term is t. Therefore, the leading coefficient is 1. Therefore, solving for k, it's 3,000 over 1, which is equal to 3,000. Therefore, our horizontal asymptote is located at y equals 3,000. Okay, so from our previous steps, ito yung mga nakuha natin. Ano? So let's graph it na. Ilagay ko sa y-axis yung value ng p of t. Ilagay ko sa x-axis yung values ng t. Okay? Ito yung mga nakuha natin. X-intercept is located at 0, 0. Pati rin yung y-intercept, 0, 0 din. So, nandito yung x and y-intercept natin. Again, yung vertical asymptote na t equals negative 1, i-disregard na lang natin ito kasi we are only considering the non-negative values for t. Horizontal asymptote, y equals 3,000. So, maglagay tayo ng horizontal asymptote dito. So, yun na yan. Alright, so this is our graph. Initial graph. Para makumpleto yung graph natin, to complete our graph, let us plot points. So, sabi na lang natin ganito, hanapin natin. Ano ang value ng function mo if t is 5, if t is 10, 15, 20, 25, and so on. Para hindi ganun kadami yung isosolve natin. Again, i-solve nyo na lang to sa calculator if you want. So, unahin natin, ano ang value ng function mo if t is 5? So, at t is 5, your function is 2,500.
So pag ipla-plot natin siya, it's somewhere here nandun. Next, at t is 10, it's 2,727.27. So medyo ilagpas natin sa 2,5. Next, at t is 15, it's 2,812.5, somewhere there. At t is 20, it's 2,857. So tansyahan na lang, no? So as you can see, ano? Tama naman na horizontal asymptote siya. Again, if you remember, ano ulit ang horizontal asymptote? Habang pataas ng pataas yung value ng variable mo, in this case, t, habang pataas ng pataas yung value ng t, yung value ng function mo, palapit ng palapit sa 3,000. So, nakita naman natin dito, at p is 25, it's 2,884.62. At t is 30, it's 2,903.23. At t is 35, it's 2,916.67. At t is 40, it's 2,926.83. And at t 45, it's 2,934.78. So yun nga, makikita natin na palapit ito ng palapit sa 3,000. Kaya lang, di ba? Horizontal asymptote yan. So ibig sabihin nito, palapit lang siya ng palapit. Pero hindi niya yon i-cross. Anyways, connecting the dots, we will get our graph. Okay? Tinanggal ko lang yung mga points natin. Ano? So, ito ngayon yung graph natin. So, let's now answer the question. As time goes on indefinitely, so as time increases, ano ang nangyayari sa rabbit population? So, as you can see, initial observation, habang tumataas yung t, tumataas din yung population. So, as time goes on, the population increases. So, yan. So, nakikita nyo naman. Habang patagal ng patagal yung time, tumataas yung value ng ating graph. Kaya lang, ang kagandahan kapag kinukuha mo yung horizontal asymptote, may dagdag kang pwedeng sabihin. So, as you can see, tama naman na tumataas nga naman yung population natin habang tumatagal ang panahon. But aside from that, ano pa ang pwede nating sabihin? Again, no, habang tumatagal yung time, habang tumataas ang value ng t, yung ating graph palapit ng palapit sa 3,000. Kaya lang, hindi siya mag-cross ng 3,000. So, ibig sabihin nito, yes, tumataas nga yung population natin, kaya lang hindi lalagpas ng 3,000. So, pwede nating idagdag yon as observation. The rabbit population will not go beyond 3,000 rabbits. So, yun. Ito ang maganda if kinukuha natin yung horizontal asymptote. As you can see, kung hindi natin kinuha ang horizontal asymptote, sasabihin lang natin na as time goes on, the rabbit population increases. Pero, mas kompleto yung analysis natin kung isinama na natin yung horizontal asymptote. As you can see, sometimes, if you get the horizontal asymptote, you will also get the maximum or the minimum. It depends. In this case, tumataas tayo. So, ang nakuha natin is the maximum value na hindi niya pwedeng lagpasan. Yan. Okay? So, yun siya. So, I hope nakita natin ano ang gamit ng asymptotes natin. Especially, the horizontal asymptote. Let's have another exercise. Exercise 3. Past records of a farm producing corn show that on an average, the number of kilograms of corns produced per kilogram of fertilizer can be determined using the relation h of x is equal to 75x all over x plus 5, where x must be greater than or equal to 0. In this relation, x is the amount of fertilizer in kilogram, and h of x is the amount of corn harvested in kilograms. What happens to the harvest as the number of fertilizer applied is increased indefinitely? Ano daw ang masasabi mo kapag patuloy ka lang naglalagay ng fertilizer?
Again, wag tayong kabahan at malito pag binigyan ka ng ganito, no? Statement na x greater than or equal to 0, restriction lang siya. Tama nga naman, kasi ano ba ang x? X is the amount of fertilizer. So, hindi naman pwedeng maging negative yung value nun. Kaya nga, sinasabi niya na ang x ay dapat greater than or equal to 0. Anyways, ano yung pwede nating gawin? So, sabi, ano daw ang mangyayari sa function natin habang yung x mo tumataas? So, yun yung gustong mangyari. Ano ang mangyayari sa h of x mo if x increases, if the amount of fertilizer is increased indefinitely? Alright, this is our function. Tignan natin. Ano ang mangyayari at x is 1? So, again, pwede kayong gumamit ng calculator para lang makuha to. You will get 12.5. At 2, it's 21.43. At 3, it's 28.13. At x is 4, it's 33.33. At x is 5, it's 37.5. As you can see, ano ang nangyayari sa ating values? Ito ay tumataas. So, initial observation natin ngayon, as x increases, h of x increases. So, habang dumadami yung nilalagay mong pataba, lumalaki din yung harvest natin. However, again, if you want a more complete analysis, pwede nating i-apply yung concept ng horizontal asymptote. Sige, kunin natin ang horizontal asymptote nito. Again, as you can see, ano, the degree of the numerator is 1. The degree of the denominator is also 1. Parehas yung degree ng numerator at ng denominator. Therefore, gagamitin natin yung its DC. Exponents are the same, divide the coefficients. Ano ba ang leading coefficient ng numerator? Ang leading coefficient ng numerator ay 75. Sa denominator naman, ang leading coefficient mo ay positive 1. Thus, solving for k, 75 over 1, that is equal to 75. Therefore, our horizontal asymptote is at h of x equals 75. Ngayon nakuha na natin yung horizontal asymptote, ano ngayon ang conclusion natin ngayon? Anong ibig sabihin nito? So again, no, mula sa previous na step natin, nakita natin na habang tumataas yung x, tumataas din yung h of x. Kaya lang may horizontal asymptote ka na 75. Diba? Again, pag horizontal asymptote, meaning yung graph mo, palapit ng palapit sa 75, kaya lang hindi niya i-cross yung 75. So, ibig sabihin nito, pataas lang ng pataas yung value ng h of x natin, kaya lang hindi ito lalagpas ng 75. Palapit lang ito ng palapit sa 75. Therefore, ano ngayon ang final observation natin? Pwede nating sabihin ganito. As the amount of fertilizer applied is increased indefinitely, the harvested amount increases. However, it will not exceed 75 kilograms. So kahit na naglalagay ka ng pataba, eventually, parang 75 kilograms yung nakukuha mo. So, kahit ano pang dagdag mo, hindi lalagpas ng 75 kilograms. Let's say, ito ngayon nakuha mong conclusion. Eh, ano ngayon ang pwede nating gawin? O di, pwede mong i-recommend. So, once na, let's say, yung harvest mo, 75 kilograms na, pwede mo na ngayong sabihin, siguro sa farmer, ano, okay, pwede na tayong tumigil maglagay ng fertilizer. So, pwedeng ganun. Anyways, kahit nalagay tayo ng lagay, eh hindi naman nalalagpas ng 75. Sayang lang yung fertilizer natin. So, pwedeng ganun ang outcome ng analysis natin. Alright, let's go to exercise 4. After a certain substance is exposed to air, its amount can be determined using the relation piece of t is equal to 20t over t squared plus 2. In this relation, piece of t
is the amount of the substance left in grams, and T is the time in days. What happens to the amount of the substance as the days goes on indefinitely? Let us take a look at what happens to the function as T increases. This is our function. Mag-initial observation tayo. Again, initial observation, mag-substitute lang tayo. Ano ang mangyayari sa T is 1, T is 2, T is 3, T is 4? Tignan lang natin, ano bang nangyayari? Nag-i-increase ba or nag-de-decrease? So, if T is 1, we will get 6.67. At T is 2, it's 6.67. At 3, it's 5.45. At 4, it's 4.44. At 5, it's 3.7. Ikaw, kung masaya ka sa ginagawa natin, pwede mong i-tuloy-tuloy pa. Pero, actually, okay na to. Ano ang initial observation natin? Makikita natin na as T increases, piece of T decreases. Habang tumatagal yung panahon, yung amount ng substance ay bumababa. Again, okay na to. If ang gusto mo lang naman is tumataas or bumababa. But if you want to be more complete, kunyari, in analysis, pwede natin kunin yung horizontal asymptote. So, let us solve for the horizontal asymptotes. Again, the degree of the numerator is 1. The degree of the denominator is 2. Mas mataas yung degree ng denominator. So, mas mababa yung degree ng numerator. So, from our given, the degree of the numerator is lesser than the degree of the denominator. Ano ulit ang gagawin natin? If ever man na yung denominator mo, mas mataas yung degree, di ba? Gagamitin natin yung BOBO. If the degree is bigger on bottom, the asymptote is 0. So, the asymptote is at y equals 0. So, our asymptote is piece of t equals 0. So, again, from our initial observation, bumababa yung ating concentration. Pababa ng pababa yung concentration. Kaya lang, mayroon kang horizontal asymptote sa 0. So, ibig sabihin nito, pababa ng pababa yung ating concentration habang tumataas yung T, palapit ng palapit yung value ng concentration sa 0. Okay? But then, of course, since horizontal asymptote to, hanggang dito lang siya. Therefore, ano ngayon ang ating final conclusion? As the number of days goes on, indefinitely, the amount of the substance decreases and will eventually approach 0. So, pababa siya ng pababa until eventually, malapit na siya sa 0. So, ganun. So, that is how you use horizontal asymptotes to give a more complete analysis on certain problems. Alright, that's the end of our video. I hope na mas na-appreciate natin ano yung application ng asymptotes at graph natin. Kasi syempre, di ba, pag hindi natin makita ano ang gamit nito no, sa mga practical na bagay, mahirapan natin itong aralin. And anyways, I hope that from this video, we were able to learn how to solve problems involving rational functions and equations. Though ang talagang naging focus natin is paano tayo magbigay ng analysis, mas kumpletong analysis sa mga functions natin. Tapos na tayo sa LBV 1-2.7A. Our next video will be on LBV 1-2.7B. Ang naging focus natin kanina is on rational functions and equations. Sa next video, ang focus naman natin ay worded problems on rational inequalities. So, pakibalikan na lang po muna ang pag-solve ng rational inequalities before we go to 1-2.7b. Again, if you're interested to know more, you can refer to Quex's book on General Mathematics, Chapter 2. God bless po and see you sa next video.